yung ating kalaruan. Pero anyways, ito na tayo sa ating game number one ng Mytel International Championship sa ating blue side ng Geek Family. Siya, Sorn ang gagamit ng Kufra. We have Lord Arts para sa kanyang Uranus. Rumpel naman ang The X-Borg. Also, Raveki with a Valir and Fix para sa isang Link. At para naman dito sa kabilang banda, mga kaibigan, Yangon Galacticos naman dito. On to our red side, Sham Uzumaki. Uy, kaano-ano kaya ni Naruto to. For this Thumbs, High Cup for this Selena, Royal Milk for this Johed, Uchiha, DK naman dito for the back siya. Na-ups na ko po si Arts. Baka mapatay lang, ha? Muntik na, napigilan, men. Napakaganda ng, ano doon, ng bitaw ng first kill din ng Ozoraveki. Pero yun yung kailangan ingatan dito ng Geek Fam Malaysia. Kasi kapag kayo Uranus na napatay nila agad, supposedly si Uranus yung pang-delay nila. Yun. So, madedelay lalo si Uranus. Si Uranus yung madedelay. Pero so far for Yangon Galacticos, magandang pinapakita nila dito na map vision against Geek Fam PH. Pero ano, maingat lang din naman, wala pa, parang inire-ready pa nila yung kanilang mga mid laners to go online para sa team fight. Oo, tama ka nga dyan. Kung makikita at mapapansin nyo lang din mga bestie wap, Yangon Galacticos dito was able to invade the blue buff or the orange buff dito ng Geek Fam Malaysia. That's gonna be for Link sana ang tutusin. Pero, uy, tingnan niya. Ay, alam niya, alam nila na na-invade na sila. So, most likely, pwede silang kumounter invade dahil hindi pa naman kinukuha. Pero risky na kasi level 4 na si ano eh. Oo. Si Leomord eh. At saka ano to, parang mahirap kasi si Fix na iwan agad. Pero anyways, mga kaibigan, flicker out pero tinawag si Berbiel. Shine Mount, kita natin agad, level 4 na agad dito against Geek Fam Malaysia. Gaya na sinabi natin, sila supposedly yung mauuna in terms of rotation. Good thing for Geek Fam Malaysia, hindi sila napatay doon kahit nakapag-ulti na dito or nakapagtawag na ng Barbiel si Leo Ward. Oo nga, no? Sinubok-subukan lang din naman nila kung kaya. Pero kung sa burst damage output lang din naman, I'll go with that Geek Fam Malaysia. Kasi kapos pa sa damage output itong Yangon Galacticos kung titingnan naman natin. And dito naman sa top lane, nako po si Uranus for sure, talaga nga kapit na din muna sa patilim. Na-delay na lang din siya at ang laking pang-visit na rin nung ginawa sa kanya doon. Nako, eto na, umiikot na si Uchiha ano DK. Ano no, parang yung mga teams natin ngayon na sobrang ingat talaga pag sa teamfight. Pero anyways, eto na trumaan ng Abyssal Arrow mga besiwa, pero pumasok na naman si Uranus. Eto na yung revitalize para first blood na kuha ni Lord Arts. Uchiha DK is down as well. Nako po, napakahirap nung ginawa doon ng Yangon Galacticos. Sa dalawa lang sila doon and they forced to a clash instead na pwede lang siguro silang dumis-engage doon no, kung sasakali. Pero mas pinili na laban na lang. Sige, total wala nang kawala. Na-lockdown na rin sila. Tatlo, apat kagad ang nakakasalubong nila doon. So, for back siya siguro, ang trip niya lang doon, mag-provide lang ng information. Lang talaga, no? Tingin-tingin lang sana siya. Di niya siguro in-expect na papatulan siya ng apat na heroes ng Geek Fam. At saka, ano, meron kasi din siyang, ay, ganda pala na bago skin ni back siya. By the way, guys, napansin natin. Ayun, no? Oo, nga, no? Si Okay Uchiha DK. Pero anyways, oh, for back siya kanina, naisip niya kasi meron siyang, ano, meron siyang revitalize kanina, kaya din sila nag-stay doon. Oo, no, baka sali bumalik pa ang buhay. Pero look at that, naku po, Shine Empty was able to get that kill. Very first kill ng Yangon Galacticos naman dito by killing that Shorn o yung tank ng Geek Fam Malaysia. Now, the Lord and the Turtle is now up. So, pwede nang kunin dito ng Yangon Galacticos at mukhang malaking chance. Pero wala pa ang retry. Si Fix, nakasakay si Fix sa pader mga besi. Pero kita natin ngayon, for Yangon Galacticos, talagang pinalayo na nila at binigay na nila yung turtle or nireset nila yung turtle dito against Geek Fam. Alam nila na medyo delikado kasi yung mga core heroes dito ng Geek Fam nandun na din, naka-ready para mag-invade. Knowing na may naka-retry, true. Tapos wala silang retry. So, isa yan sa factor mga bestie up na at least isa sa team nyo ay nagsisecure ng retribution. Pero kung alam mo din naman na wala ang retribution, di huwag din kayo mag-objectives para hindi nga naman din kayo maagawan. On the other side, kayo na lang yung mang-agaw. Pero mababa nga lang yung potential na kayo mang-agaw ng objectives kasi wala rin kayong retribution eh. So, wala rin. No? Kumbaga sugal. Sugal. Sugal na talaga team fight na tas laban na. Pero anyways mga kaibigan, for this one, 2 natin score lamang dito ang Yangon Galacticos so far nga lang pagdating sa goal. Pero na naman, also Rebecca with a kill para sa side ng Geek Fam PH. Revitalize has been popped. The Dex of Blades. Ayun na mga kaibigan, dito na sa laban. Wala na po si Lord Arts. At si Fix, gusto pa yata mandamay ng iba pero ayaw na, disengage na lang din, 1-4-1-3 na nangyari pero to, di pa uuwi hanggat walang mapapala, pero ayaw na mga kaibigan, alam niya na wala din mga buhay, pwedeng gangster, pero eto na, this is the perfect time for them, yes wala nga silang retry, pero kung wala din namang kalaban, di kanila na yan. Wow, sure na talaga, sure na, wala nang ibang dahilan para hindi makuha, pero
malalaman natin yan kasi nandun si Soren, hindi na lang din itatry. Mga kaibigan, na Turtle, na-secure dito ng Yangon Galacticos para sa ating laban. So ito yung sinasabi natin na ano, na edge ngayon ng Yangon Galacticos. Sila yung una nakakuha ng objective dito against Geek from Malaysia. For Lord Arts though, makikita natin meron na siyang Enchanted Talisman na noong na naka-average siya, mas magiging mataas yung chance na makapag-scale siya ng gold dito against Yangon Galacticos. Yun na nga mga besties. And kung titingnan nyo dito, naku po, 2-on-1 yata ang laban, Abyssal Arrow. Hindi lang din kukonekta pero another one na po si Ozark Rocky Raven dito na kapag flicker out and disengage din kagad. Wala pa rin casualty sa laban na yun, mga pre. Nako po. Ano? Mababasi ko dito sa dalawa team natin para malinis, no? Pagka wala silang nakuha, alis na lang agad. Hindi na rin pinipilit. Same goes with the Geek from Malaysia. So, kitang-kita natin yung disiplina, yung hindi may bigla ang may dadating pagdating sa teamfight. So far though, for Yangon Galacticos, ang maganda ginagawa nila, sila talaga yung nakaangat against Geek Farm dito. Kung mapapansin nyo, lagi nilang sinasakop yung kanilang Riverside. Mm-hmm. Pero yung sinasabi natin na delay, ang lalim ng Uranus, men. Oo nga, no. Grabe nga din yun, ha. Ito na, titingnan mo, nasa orange buff na siya, mag-isa lang. At kung siguro kung alam ng Yangon yun, pwedeng patayin. Pero to, sa bottom lane dito, si Royal Milk almost deads na rin doon, pero napag-disengage pa. Though dalawa lang sila. Hindi nila na-secure yung kill, medyo sayang yun, ha. Pero ito na, another one. Ito yung sinasabi natin, malalim. Uy! Napakalalim. Rolling in the deep, mga kaibigan. Pero nagka-shield. Yun yung kanagandahan dito sa isang Uranus. Napakabilis lang niya nga tumakas. And for Yangon Galacticos, sa mga hindi pa na nakakaalam, ang usually na mid laner nila, si Royal Milk. Tapos ngayon naka-Chohed siya. So ngayon natin ulit makikita in action si Shine na mount para sa kanilang lineup. Pero anyways, sa top lane side natin, mga besi, ay na-rolling in the deep na sinasabi natin. Kala ko makakahabol pa sana. Na-delay siya eh. Kasi nakita ko kanina na gusto niyang tagusin, talunin tong pader, eh hindi siya nagkasya. So, makupo, muntik na, gabalahibo na lang din ang paana dito ni High Cup, pero wala ding tatama. Hindi ko connected still. Kung titingnan nyo mga kaibigan, na ibang-iba din sila maglaro kumpara dito sa atin sa Pilipinas. Na sila halos talagang patience. Hindi sila mahilig sa clash in each other. Ito na, another one. Ulti para dito kay Short. Pero tuloy pa din ang laban. Backlux Insanity. Freaks dito. Time to escape. Muntik pa ng Abyssal Arrow. Pero nakakembot ng konti. So, muntik ka na. Nakita natin yung projectile ni Cap doon. Mainit na mainit ang laban natin, mga besi. Magtatanggal muna kami ng jacket dito ni Paring Sus. Pero yun, correction pala, si Yellow Flash pala yun. Ang ating for Yangon Galacticos. But anyways, the second turtle nakuha dito ng YG para sa ating laro. 2K golded for the team. So, ang lang dito, sa naglalaro na teams natin ngayon, wala pang nakakakuha ng third objective. Na yun yung ginagawa ni Lord Arts ngayon. Oo nga, no. Walo 7-minute game time na pala to. Ni even single tower dito or first towers dito sa ating laban ay wala pa nakakuha. Ayan, so yun, sa bottom lane meron na isa agad. Mahirap na eh, kailangan. Yan kasi yung mga factor na hindi na may babalik pa pag nabasag na. So kailangan talaga mauna-unang ana dyan makakuha para advantage ka na agad in terms of map control, map awareness, and zoning out. Oo, pero ito, mabilis ang ginagawa dito. And kita mo yung item dito ni Sam Uzumaki. Si Halbert agad. So, ready na agad. Mga kaibigan, na yung kanyang kalin lang din naman ay isang Uranus dito sa top lane. So, laban lang ng laban, men. Kita naman natin ngayon, kalahati na lang yung buhay. Masakit ang iteman dito ni Kuya Tamus natin. Ito na, laban na lang din nagtawag na ng mga kapatid, mga kuya. Pero si Kuya Shorn dito yata with that bouncing ball. Disengage na mga besties, isang wanita lang. Naku po, arrow kill pa. 3 points mga besties from YG Entertainment mga besties. Ito pa another one. Naku po. Naku, nabangga din. That is going to be a double kill para kay Titan Shan Mount or Leomord ng Yangon Galacticos. Pero yun yung mga kinagandahan na binibitaw dito ni Hiccup or ng Selena. Uh-huh. Kasi pagdating sa team fight, bigla pa siya magdatabo ng arrow, magbabato ng arrow, tatabo tuloy. Tapos, hindi na nakakatakas pa. Oo nga eh, talaga. Ito pa, naku po, tanggal ang immortality mo, my friend. GG, magaling pumana to. Tahimik lang siya anina, no? Kasi alam niyang kahit anong tama ng pana niya, di nila mapapatay. Pero ngayon, tikman mo ang kanyang mga pana, deadly na, kumbaga. So, tingnan mo Maingat. Item check nga tayo, Direk Popey. Okay, yan. Top farmer natin, mga besi wap. Ayun, tatlong naka-6K dito for Yangon Galacticos. So, Leomord, mataas-taas dito para sa ating laro. So, effective for Yangon Galacticos yung ginagawa nila rotation for this kind of funnel, Leomord, para sa kanilang laro. Tsaka kita mo yung
isang ano niya lang doon, sundot niya kay Sorn, ang katiagad na nga damage, how much more kung sakay niya later on si Barbiel. Good thing lang dito for ano for Geek Fam Malaysia, meron silang Valir na pagka sumakto ang kanyang bitaw na skill, automatic damage agad for the team. Yun, tama ka dyan, Ate Shanti. Pero ito na, another team fight na naman dito. Ikinisa na, ladies and gents, that ejector. Si Shorty itong nauna kaagad din naman, pero wala pang mamamatay. Trying to escape for Geek Fam Malaysia. Ayun, ulti lang din, tapo lang dalawa. Pero merong revitalize, that power of revitalize coming from Baksha. Eh, talagang hindi man lang ininda ang mga sakit ng ano dito ng Geek Fam Malaysia. Kayo nga, nasa inyo ang AOE, pero meron na mga revitalize. So, kahit pa paano, diretso lang dito para sa Yangon Galactic. Kasi yung kanagandahan din ng kanilang revitalize spell, knowing na anti-heal kasi si Baksha. So, the more na tumatagal siya, the more na makakapag-control siya dito ng players ng Geek Fam Malaysia. Tapos siya, tatagal din siya. Pero speaking of which, eto, naramdaman ni Royal Milk at na alam niyang kailangan niyang kontrahin dito si Fix. So, yun yung medyo problema dito ng Geek Fam Malaysia. Yung possible siguro na pwede lang gawin na gameplay is nababantayan pa so far, which is yung mag-split push. Medyo hit nga pala, no? So, wala na nga pangay dito yung ano, yung Team YG dito. Sige, nasa inyo na yung ano, nasa inyo yung pan-team fight na ano na heroes, pero nasa amin naman yung mga pang-counter sa hero nyo. May Baksha kami for your Uranus, meron din kami Johed, pero yun nga lang, walang malakas sa marami, pero may backup lang din naman, Uchiha TK, another abyss at araw, connected kay Lord's Art, napilitan ng gabitin ng Purify. And run, ako po mga kaibigan, patay dito ang Uranus natin, pero si Ring Turret, binato pa ngayon kakampi para dumiretso lang. Si Shine Mount ay masastand doon mga kaibigan, pero it's going to be a 1-0 trade in favor of Yangon Galacticos. Napakabilis ng backup. Kasi kanina, konti lang nasa bottom lane. Tapos, nasa gift nila yung Johed. Muntik na siya doon. Siguro, ano na siya doon. Kumapit na siya sa patalim. Pero, nung nakita niyang dumating yung Baksha, biglang ginanaan yung Johed. Laban na ulit. At dito na yung mga kakampi ko. Let's get it on. Sila pa nakapatay. Di ba? So, ready na ready. Pero, ito for Yangon Galacticos. Habang nangyayari yun kanina, yung Tam sumama para ready siya pag nagkaroon ng balagbagan doon. Tapos, bumabalik ulit siya sa lane niya para lagi nakaangat yung minion wave. For Geek Fam Malaysia, problema nila doon, hindi pa sila nakakasira ng torre dito at pumapasok lagi. And third, nakuha dito ang turret sa may mid lane side ng Geek Fam Malaysia. If you're going to take a look, wala pa ding nababasag na torre dito, yung Geek Fam Malaysia. So, so far, 7k gold lead in favor of Team YG or Yangon Galacticos. So, they're doing their best to maximize the early stage potential dito habang hindi pa ganun kasakit yung link. But feeling ko nga din, most likely naman, pagka hindi sumakit talaga yung link sa early stage ng game, kahit mag-late game, hindi na rin mararamdaman. Mahihirapan talaga kasi naiwan na siya kumbaga. Yun yung downside sa isang link. So, yun yung sinasabi natin for Geek Fam Malaysia, ang pinakakailangan nilang gawin, pilitin nilang bumuka yung ginagawang rotation dito ng Yangon Galacticos. Pero speaking of mga kaibigan, si Lord Arts dito talagang napupunit against the damage here of Yangon Galacticos. Tsaka yung link, hindi siya makapunta sa iba-iba pa. Tapos yung mga abyssal arrow, napatamat. Ayun, so, grabe hati yung buhay. Hindi pa dinikitan yun. Kung kinalmot pa yun, baka one hit combo na lang yun pag nagkataon mga bestie wap. And for this, lahi ng kalamangan na ngayon ng Yangon Galacticos, and now they're rooting for a Lord. So, for Geek Fam Malaysia, they have the retribution, and we'll see kung kokontest ba nila to. Half-life pa lang din naman ang Pwede, kaya-kaya. Pero anyways, Royal Milk na flicker out sa kanyang Johed. At kita natin ngayon, nandito na mga tropa natin from Yangon Galacticos. Royal Milk is down, pero yung Lord na secure naman ng Yangon dito at may bawi din. Sirang immortality dito na nga sa X-Board flicker out para sa kanya at eto na si Barbiel. Di titigilan mga kaibigan, eto na. Well, wala pa din. Buti na lang. Salamat, Chappy. Sapul ka na naman. Grabe, tumama ng ano ngayon. Abyssal Arrow. Grabe si Cap. Siya yung klase ng mga Selena na hindi mo masyadong mapansin. Pero pag pumana, yun yung mga talagang para nasa dulo ng range ng arrow. Pasok na pasok. Kaya kitang-kita mo. Pero anyways, guys, 4-7 at score, 41k versus 32.5k dito ng Geek Fam. Ayun, niyakap sa pader. Si Lord Arts nandun. Pretinabog si Barbiel at ito na ating bakbakan flicker out para kay Selena. Buhay pa rin! Oo nga, mga kaibigan. Pero ito, abisa laro. Kumonekta pa nga, mga bestie. Pero yun, turnaround kill yata dito. Baksha's been taken down. Tuloy-tuloy pa din ang boxing. Si Arts dito, naiwan na lang din sa Dreams. Pero sa kabilang banda,
Shanta. There's a Lord to push the tier 3 tower. Ooh. Ate Shanti. Naku po. Si Sorn naiwan dito mga kaibigan. Habang dinedefend yung Lord. So napakunat lang din naman si Sorn. Ayaw pa uwiin. Ito yung kumpra natin or tank ng Geek pa Malaysia. Halos mapatay dito. Nice and thumbs ng Yangon Galacticos. So napakaganda ginagawa dito ng Yangon Galacticos. Very aggressive talaga against Geek Fam. Another turret down. So lahat na second tier turret dito ng Yangon Galacticos, I mean ng Geek Fam Malaysia, ay sira na. Inubos na nila. Tama na, sabi na tama na yung ano, tama na yung pa-display. Ubusin muna namin yung mga outer turrets nyo. Tapos tsaka na tayo magsimula ulit. So this time, kailangan na mag-ingat ng Yangon Galacticos. They have the lead. Huwag na nilang palaabutin pa yung Geek Fam Malaysia. Kasi ang gagawin lang dito ng YG, slowly but surely, makabasag na sila peachy, ng tier 3. Peachy-peachy na lang. Chani-chani na lang. Chani-chani na lang. Gutom yata tayo. But anyways, guys, sa ating laro ngayon for Geek Fam Malaysia, ang pinakakailangan talaga nila patayin dito. Feeling ko si Ane, yung Leomord, para kulang na agad sa damage dito. Kasi panag-front yung Tams, tapos pinul burst nila dito, kayang-kaya nilang kontrahen. Pero pag nandun yung Leomord, sa instant burst nila or automatic burst damage nila, mahihirapan talaga silang pumasok or mag-engage into a team fight, knowing na nakontra na din yung Uranus nila dahil sa Sea Halberd. Yung ano, so ganda nga din ang item composition dito. Another one, patay din naman kaagad. Mga kaibigan, dito si Ozo Raven. Pero di pa rin tapos ang boxing. Wala pa rin nababasag na tier 3 tower si Arts. Still holding their lane for Geek Fam Malaysia. At hindi pa big deal. Laban pa. Kaya pa lumaban ng Geek Fam dito. Ang maganda nangyayari dito sa Geek Fam, hindi din nila napapasira talaga yung mga tore nila. As much as possible, tinatry na nilang i-defend agad dito sa ating laro para hindi na mahirapan pa. Kumbaga against Yangon Galacticos. Kasi pag minasira pa rin isang tore, may hirapan na. Pero grabe yung damage. Grabe, ha? Nung Leomord, ayun, nabangga. Binato palayo. Binato palayo ng teammate niya ni Royal Milk. Huwag kang maulit. Sabi niya, relax ka lang. Hindi pa tayo lalaban. Ayun. Siguro nagkamali ng ano yun, ng target, no? Kalaban yung nabato. Pero kakampi yung naibalik niya sa nakaraan. So, okay lang, that's an error siguro. Or hindi niya siguro nasabihan na bumili ng potion, magic potion. Para hindi mabato, no? Pero kung nagkataon na may nabato doon galing po ang Geek Fam Malaysia, so talagang makakakuha at makakakill dito yung Yangon Galacticos. But anyways, guys, kanina pa to, nabangga dito ni Uchiha DK ng Yangon Galacticos. Pero hindi din talaga nila tinatry ipilit kasi alam nila na malapit lang yung Geek Fam for a teamfight. Laban lang, at ako nakikita ko dito ay yung Yangon Galacticos, ayaw nilang pahingayin yung Geek Fam. Grabe, kanina pa sila dito eh, may minion o wala, nagbabakbakan, pinapakalakalahati lang nila yung buhay ng Geek Fam Malaysia. Nangyayari tuloy, uwi ng base, balik ng balik. So ayaw nilang pahingayin dito yung Geek Fam Malaysia. And ngayon, eto siguro ngayon pa lang ulit natin makikita na nakagalaw-galaw na ngayon ang Geek Fam Malaysia. Sa wakas, naka-visit na ulit sa jungle nila. Oo, kasi ngayon, parang umangat kanina yung minion sa bottom lane, kaya i-defend muna. Tapos, for Yangon Galacticos, meron silang opportunity dito na kumuha ng Lord. Feeling ko ito talaga yung magiging crucial ngayon kasi for Geek Fam Malaysia, naangat nila yung ibang lane, so pwede sila mag-contest ng Lord if tama, ever. Tama ka dyan natin, Shanti. No? So, kung hindi man, di wag nilang i-contest, pero baka rektahin nila sa bottom lane kasi if you're going to take a look, tatlo ang hero dito. Simple lang, mga bestie up. Ayun, sa bottom lane, direct kay Pop. Ayun, yatap na. Naka-minus 1, tapos diretso tori, mga bestie up. Pero si Lord Arts, yun ang maganda dito for Geek Fam Malaysia. Hindi na mamatay yung nasa bottom lane nila. So, walang magiging, yun yung trade. Sana walang trade. Pero yung trade, mga bestie up. And napatay doon si Lord Arts or Uranus ng Geek Fam. Okay lang. Para kay Lord Arts, tagal din niya kasing bumay time doon eh. Kung titignan nyo, halos dalawang tore din ang nabasag ng Geek Fam Malaysia doon. Ngayon, the point here is, maulit pa ulit yung ganun pangyayari, eh di marirekta na sila sa bottom lane ngayon. Diba? Ni Kuya Ling natin, ni Shingalingaling. Kaya kailangan maging maingat din dito yung Yangon Galacticos kasi, mabilis lang din makatakas si Ling if ever eh, since malawak na yung mapa niya rin. Pero so far dito i-burst na dito, nakapag-revitalize na si Hiccup, nagbuta ng araw, pero natatawaan, nandun yung searing talent natin, mga besi, Wap, at si Zamo Uzumaki, ang pinakagustong kuhanin dito ng Yangon Galacticos, most probably, is yung buff ni Ling Oo, para yung energy consumption, talagang problemado, hindi kagad nila mamamaximize, mga besties. Ito na, 5-9, pero talagang ayaw din bitawa na, retry. Ayun, nakuha, mga besties. Pwede na lumaban ulit. Talagang biglang tumapang, mga bestie. Wap, kitang-kita nyo. Siling, pasok in din kagad. Another one. Shutdown din si Leo Mord pa. Big deal yun. Ladies and gents, another two. Mga bestie, Wap, dalawa kagad. Ito na, si Royal Milk. Ayun lang, nabalibag mga bestie. Pero si Rampel, sinalo niya.
yung ano, nagpalit sila ng pwesto para hindi si Fix yung ano, makakuha na pangagandang team ginawa doon na awareness, kumbaga, ng expert dito, knowing na expert naman siya, may Firaga armor siya, pwede pa siyang tumakas if ever. Eto si Royal Milk, pag nabigyan talaga to kasi gusto na siyang kuhanin mga base of Ejector plus the Unstoppable Force, pero ito na damage ni Lord Arts with that link. Pero makakuha ng kill lang naman ay yung Uranus. Kaya pala, maganda tong ano, maganda tong lineup ng ano, ng Geek pa Malaysia. Hindi na nila kakailanganin ng Lord kasi meron silang Lord Arts. Oo, tsaka yung una mabubuhay, si ano pa yung Leo Mort, so mahihirapan siya dumepensa. Kasi pag dinepensa niya at pinilit niya ipasok yung sarili niya, automatic, possible mamatay ulit siya, eh kailangan siya sa team fight. Pero ito na, tinatapos mga Beswap ng Geek pa Malaysia. GG pa nga yun mga Bestiwap, what a game! Look at that, buong laro natin lamang ang Yangon Galacticos. Pero with that simple mistake, isang beses nga lang natin nakita na lumamang yung ano yung Geek from Malaysia at na-capitalize din kagad nila. Na-recta kagad. And well played for Geek from Malaysia. Oh, ganda ng ginawa ng Geek from Malaysia at saka turn around din talaga yung ano, yung na-ejector no una, imbis na si Ling, nakapag-switch sila. Kung dati may the switch sa jungle. Oo. Sa rotation. Ngayon, the switch ko sino mababato ng kalaban na Joed. So dahil doon naging tuloy-tuloy kasi yung damage. Yan, no? Tapos nung kino-contest kasi ayaw bigyan ni YG 'di ba ng buff ceiling. Na-retry tapos nung time na 'yon nakakuha pa si Ling ng buff niya. Tapos wala nang ulti si Leo Mord. Kaya nung pagpasok ni Ling, tuloy-tuloy na, tumakbo na lang talaga siya. Maganda yung ano, maganda yung pinakita dito. Isipin mo 'yon. Ha?